What's up mga sangkay? International news. Muli po tayo. Aalamin po natin ngayon ang sitwasyon ng Indonesia na tinamaan nga po ng isang matinding pagyanig na kung saan nakaraan ay umabot na nga po ng 100 plus. No? 100 plus pa lamang po yun yung mga talagang pinabagsak nito. Yung mga nawalan po ng buhay. Ngayon, mas malala na daw po dahil mas malaking numero na ang lumalabas sa mga nakikita na na-recover na buhay na talagang wala na. So, ito po ay titingnan natin ngayon mga sangkay dahil nga po malala po itong nangyari sa Indonesia. Sa totoo lang, ang laki po ng numero na nalagas mula po sa kanilang bansa. Pero bago po tayo magpatuloy, i-like nyo po muna ang ating video ngayon para marami sa ating mga kababayan ang makakita, makapanood po na ito. Okay? Napakadali lamang po niyan. So ito na, kung na-like mo na, umpisahan na po natin ito. Tara! So nakaraan lamang mga sangkay, napag-usapan po natin itong patungkol sa Indonesia. Wait nga, i-check ko yung numero. Kasi hindi ko nalagay dyan kung ilan ang numero noong last time na napag-usapan po natin. 162. Okay, nung una nating ibinalita ito, ay ilang araw na ang nakalilipas, dalawang araw na ang nakalilipas makasangkay, umabot na po sa 162 na mga taga-Indonesia ang sumakabilang mundo na dahil nga po sa matinding pagyanig sa kanilang bansa. So ito na naman po ngayon yung bago. Ito yung bagong numero. Kung nung una 162, ngayon ito. Ayan, makikita po natin na ang numero daw po na nalagas dahil nga po sa pagyanig na ito sa Indonesia main island. Ito 'yon mga sangkay, itong Java. Nitong week lamang po kasi ito nangyari, no? Ay tumaas muli. Sobrang taas ng bilang, oh. 310 na po katao ang talagang namang nakita nilang wala na. Ito talaga ang problema kapag kapag usapang pagyanig. Hindi po talaga natin namamalayan yan. Kaya nga po, huwag niyong babaliwalain every time po na nagko-conduct ng mga drill na tinatawag. Huwag niyo pong babaliwalain yan dahil nga po, isa po yan sa kahit papano, kaalaman natin na kapag tumama man yan dito, hindi pa tayong mabuhay. Hindi pa talaga kalooban ni Lord na mabubuhay tayo. Mabubuhay at mabubuhay tayo dahil may kaalaman po tayo kung paano maisalba ang sarili. Pero yung nakakatakot talaga . Ito yung lagi kong naiisip, especially dito sa Metro Manila. Isipin nyo to ha, marami na pong mga lugar sa buong Pilipinas, puro probinsya na napagyanig. Okay? Samantala dito sa Metro Manila, wala. So salamat sa Panginoon talaga na hindi nangyayari rin ito dito. Dahil delikadong-delikado kung dito po ito. Isipin nyo to ha, kung gaano katindi ang mga building dito ng tataasan. Andito lahat . Yung mga delikado dyan, yung mga metro, like Metro Cebu, doon sa Davao, dito. Well, kahit saan naman talaga delikado. Kaya nga lang, yung malalang damage po talaga. Kung halimbawa dito sa Metro Manila, di ba nga may The Big One? Matagal na pong pinag-uusapan yan. Way back 2009, kung hindi ako nagkakamali, naririnig ko na yan. Sinasabi doon na hinug na daw po ito sa Metro Manila. Tapos, sabi pa nga po doon na ang Marikina daw po ay talagang lulubog yan dahil nga po sa tindi ng magiging pagyanig. Pero salamat sa Panginoon talaga na until now, hindi po nagaganap. Siguro dahil po yan sa mga prayer nating mga Kristiyano o nating lahat na mga Pilipino na hindi lamang po siguro Kristiyano, lahat po ng mga
kung anumang paniniwala binibigay ng Panginoon yun na hindi po mangyari itong ganitong klase katindi. Kasi ito ha, isla po ito ha, main island lamang po ng Indonesia. Pero ganun po kadami, ganun po laki ang nangyari. Pero huwag mo yung bilang, 310 na, tataas pa to guys. Kasi marami pa daw pong hinahanap until now. So ito, Indonesia, yan. Mabot na sa 310, ayon daw po ito sa disaster agency. Grabe, no? 24 people ay nananatili daw pong wala. Ayan, oh, may mga iba pa pala. Okay, so nasa 24 na lamang daw po ang nawawala. Ayon po yan sa ano, ayon po yan sa balita, ayun, oh. The agency's chief, Suharyanto, who like many Indonesians goes by one name, said na mayroon na lamang daw pong 24 katao ang nananatiling ano to, hindi makita. After daw po tumama nitong ano, nitong pagyanig na nag-cause po ng yan, nag-cause po ng matinding problema sa West Java town of Sianhur. So, ibig sabihin, pwedeng madagdagan pa ito, pwedeng hindi na. Mga sangkay, wala eh, ginulat po talaga sila eh. Naalala niyo mga sangkay, yung mga nangyayari po sa, limbawa sa Abra, sa saan pa ba, dito sa Visayas. Hindi po talaga inaasahan eh. Biglaan na lang. Kaya nga, every time na gumagalo, yung Metro Manila, kahit kakaunti lamang, may mga times na, limbawa, 3 seconds, na medyo gumalaw ng kaunti. Kabadong-kabado na ako kasi syempre, pag gumalaw yan at magtuloy-tuloy, naku po, malaking problema yan sa ating bansa. At kaya nga po mga kababayan, patuloy po talaga natin ipanalangin yung Pilipinas, okay? Na protektahan po ng ating Panginoon dahil wala naman po tayong ibang aasahan. Ano to eh, pagyanig to eh. Sabi pa nga, kahit hindi naniniwala na may Diyos, napapatawag sa Diyos kapag ganito na ang sitwasyon. Diba? So, tayo, hindi po kayang isalba to ng ano, kahit na ano. Ang tanging makakapagsalba sa atin, sa ating mga sarili, pananalangin, ipag-pray natin na gabayan ang ating bansa ng Panginoon at hindi po mangyari ito. Dahil, nako, alam kong nasa Biblia ito, pero sana naman hindi po sa Pilipinas. 'Di ba? I'm not saying na sa ibang bansa pero wala, nasa Bible 'yan eh. Pero let us pray pa rin sa protection ng ating Panginoon na dumating man yung mga ganitong klaseng pangyayari maisalba po natin ang ating mga sarili sa tulong din po niya. So 'yun, mga sangkay, ano po ang inyong masasabi? Mabot na po sa 310. Ang talagang namang numero ng wala na ngayon dahil nga po sa matinding pagyanig sa kanilang bansa. I-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.